Yelo. Yung nilalagay sa iced tea, wala cold drinks, yung... Anong tawag din? Parang snow, nyebe. Ngunit hindi ba na ang sukatan ng isang tunay na lalaki ay ang kanyang pag-iibig at respeto sa ating kababayan? Oh, alam niyo na, guys, ha? Mahal na mahal. Pinabayaan mo! Hinayaan mo, sakta na lang ako! Hinayaan mo ako na sakit mo, anak ko! Hello guys, good morning here from Malaysia. Yes po, nag-travel po tayo kaya medyo na-late yung video natin. But I am back and this is gonna be the last reaction for this week for Maria Clara Ibarra. Bago ang lahat, shoutout muna sa mga kaibigan natin ng mga OFWs and mga masugid nating mga manonood dyan ng reaction video. Yung iba, hindi daw sila nakapanood paggabi kasi may work sila. So, umaga sila nanonood and dito sila sa channel natin. So, maraming salamat po. Okay, recap muna tayo for yesterday's happenings. So, naalala ko si Sisa, umabot na nga sa bayan. Syempre, nabaliw siya. So, ayun, nagsisigaw siya. Hinahanap yung mga anak niya. And dumaan siya, napadaan siya dun sa bahay nila Maria Clara. Awang-awa si Maria Clara pero wala siyang magawa. Kasi nga, yung tiyahe niya din na sobrang loyal sa simbahan, pati sa pari ng bayan nila, ay sinasabihan siya na huwag nang makialam or huwag nang makisawsaw. At yung tiyahe na yun din ay parang kumikiling talaga dun sa pari kasi nga may respeto siya at hindi niya alam yung mga masamang hangarin ng pari. So, ganun. Ang hirap ng part na yun kasi, di ba, para siyang reflection or nagsasalamin sa mga tao na mabubuti pero hindi alam yung katotohanan kaya nabubulag sila. So, yun yung parang deeper thought doon. And yung naalala ko din kahapon is si Ibarra at si Clay ay may confrontation kasi nga palaging nawawala si Clay. Tapos on that instance, kahapon, gabi na siya umuwi. And parang napagsabihan siya ng masakit. Nasabihan siya na lalong napapalala yung sitwasyon dahil sa kanya. Which is true naman talaga. Pero hindi yun yung intention ni Clay. Kaya nasaktan siya. And when nag-walk out si Clay, pumunta sa kwarto, tapos biglang nandun yung alitap-tap na naman. Ano kaya talaga ang role ng alitap-tap dito? Sino kaya siya? Ano ang importance niya dito? Pero ang napansin ng lahat is that nandun yung alitap-tap pag malungkot si Clay. So basically, it's something or someone na may care for Clay. And ano pa ba naalala ko? Kahapon din, si Maria Clara sumugod siya sa bahay nila Ibarra. Nagsiselos na siya actually. Tsaka kilala na niya yung babae na pinsan ni Ibarra, yung si Clay nga. So siguro mas lalo siyang nagsiselos kasi alam niya na kung anong itsura ng kakompetensya, pero hindi naman talaga. Nakakatuwa yung part na yun. Ang cute ni Maria Clara magselos. Tapos yung last na scene na naalala ko, si Clay na paaway dun sa mga lalaki na parang pinagtitripan si Sisa. Kasi nga si Sisa pag-alagala na, diba? So may tatlong lalaki dun na pinagtitripan siya. Tapos na si Sisa na saktan yung paa niya. Patid or something. And then, pinagtatawanan siya. So, makipag-away si Clay. Syempre, hindi niya kakayanin yung mga lalaki. Ang isip siguro ni Clay is, uuwi na rin din siya. So, dead man. Pero, hindi niya kakayanin yung tatlong lalaki. Tapos, biglang pumasok sa scene si Fidel. Ayan. Yun yung exciting part doon. Marami ang nagsasabi na si Fidel talaga ay hindi taga doon. Sinishift ng mga tao si Fidel tsaka si Clay. So, tingnan natin anong magaganap doon sa pagtatanggol ni Fidel kay Clay. Ang cute nun! Sabi yung kilig ng iba doon, including myself actually. Kinilig ako doon sa part na yun. So, tingnan natin anong mangyayari today. I think ready na tayo for today's video. So, let's go. You ready? 1, 2, 3. Ang
Bakit ka pa kasi nagsadya roon? Imbis na nakakatulong ka, ilalo mo lang pinaglalaki ang gulo. Ni-real to po si Padre Salvi dahil totoong siya naman ang dahilan kung bakit wala na si Crispine, kung bakit patay na si Crispine. Parang tuluyan na siyang tinakasan ng bait simula nung nawala ang kanyang mga anak. Hindi yun naman ho siya masisitiya. Sino nga ba naman na hindi mababaliw kung ay tinatangin ng kanyang puso ay hindi niya na mahala? Itigil na ang iyong kapritsyo. Ang ganda na. Nakakagulo ka lamang sa magandang hangarin namin para sa bayan na ito. Panira lang pala ako dito eh. Tapos talaga nakinig na lang ako kay Mr. Torres. Niisip kasi ni Ibarra naglalagmier na lang ako. Di bale, dalawang tulog na lang. Uuwi na ako sa amin. Uuwi na ako sa mama ko. Tila ako'y iyong binibigla na naman sa iyong pagdalaw. Dahil kailangan ko pang biglayin ang aking pagbisita para na makita ka. Sadyang ako lamang ay nag-aalala sa iyong kaligtasan. At wala akong magawa para damayan ka dahil hindi kita nakakapiling. Pero si binibiniglay, mas pinipili mo pang makasama ang iyong pinsan sa iyong patutunguhan kaysa sa akin. Walang namamagitan sa amin, Clay. Kaya madalas kami magkasama ay kinupkup ko siya sa aking tahanan. Mahirap na lang siyang pakisamahan kung minsan. Kung alam mo lang ay para siyang isang mabangis na hayop. Di mo masisindak sa talim ng iyong mata? Hindi ako aalis dito hanggat hindi niya tinatantanan si Ate Sisa. Ano? Pakigasan tayo! Sige! Ano? Ha? Ah! Ito ka, ang babae yung balaga. Ay, napaumanin. Hino. Hayaan na ang babae. At huwag na magpadala sa bugso ng iyong emosyon. Pero senyorito, ang ganda ng nakakalalaki ng babae niyan. Ngunit hindi ba na ang kasukatan ng isang tunay na lalaki ay ang kanyang pag-iibig at respeto sa ating kababayan? Alam niyo na guys ha? Oo, maaari ko rin namang ipagbigay alam itong pag-uugali mong ito sa iyong Panginoong may lupa na panigurado ay kakilala ko. Panginoong may lupa? Landlord? Salamat. You don't need to fight my battles for me, sir. I am well aware of that. Nag-alala lang ako kay Ibarra at baka sunduin ka na naman niya sa kwartel. Dahil sa iyong pag-alam niya, Miss Lamierta. Miss Lamierta. Let's appreciate the cinematography. Si Sisa. Si Clara to. Ate, maayos na ba yung lagay mo? Nakalabutan ako. Grabe. Nangyari kay Sisa. Masa yung tabi ba umangin? Masakit ba? Wala na siyang sugat. Sisa? Ay, 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 wag, huwag mo ikilaw, huwag mo ikilaw. Hindi, okay lang, sandali. Huwag mo ikilaw. Dahan-dahan lang. Medyo masakit lang to. Nurse, kasi yan si Clay. Sir, kailangan ko pong magamot at malinisan agad ang mga sugat niya bago may infeksyon. At mukhang may sprained ankle din siya. Iwan mo na lang siya dyan. Baka sa pagpapalaboy niya, eh, madaanan niya ang hospital. Malayo pa ba dito yun? Kailangan ko na siya mag-first aid agad-agad. Eh, anong gusto mong gawin ko? Wala ka talagang pakinabang, no? Sisa, subukan natin tumayo, ha? Okay, madumi, madumi. Wala na. Mga nurses na. So, sa mga nagsasabi na magaling maging nurse, I don't think so. Sandali, sandali, binibini. Ano? Dito ang daan. Malapit lang dito ang aking tindahan. Alina, Mariano, tulungan ang binibini. Opo, sir. Sa kabila kayo. Tumulong. Lahan na, mas lalo mo ako pinakabagresosto mo. Pinasok mo ang iyong sarili sa problema ng sakristan, ng kura, at ngayon ay meron kang mabangis na pinsan. Sanga-sangang daan na tinatahak mo, Krisosto mo.
Hasadyang mapanganib ang daan nang wala ako, na hindi mo ako kasama. At ngayon ay bahagi na ng buhay ko ang panganib. Nais mo pa rin bang maging bahagi pa ng buhay ko? Walang pagtutumangging oo. Kinilimutan ako doon. Grabe ang pagmamahal niya mga Clara. Hindi kita pinipigilan sa iyo mga paglarga kay Sisa mo. Pero sana'y huwag mo kong iwan. Isama mo ako. Isama mo ako kahit saan pa yan. Ako lang sana. Dahil ikaw. Ikaw lang, Kristo mo. Ay wala nang iba. Noon pa man, ay kasama ka na sa aking inaharap. At kung ngayon ay kailangan mo ako, ay hindi kita iiwan. Kung gayon, ay hindi rin kita iiwan. Walang makakapagpahiwalay sa atin. Kailanman. Karami palagi yung partner mo. May ba sa nandaan? Sarado ang aming tindahan yan para sa aming bensano. Okay. Kailangan ko ng tuwalya, tubig, at kahit na anong gamot na meron ka pang sugat. Ano na? Tapos niya. Hindi na, titignan ko lang. Okay. Rice. Rice? Kanin? Hindi. Pag may sprained ankle yun ang ginagawa. Rise. Rest, ice, compression, and elevation. Elevation. Sige, pag-iisa, magpahinga ka na lang muna dyan, ha? May ice ba kayo? Ice? Ice. Yellow. Yung nilalagay sa iced tea, cold drinks, anong tawag din? Parang snow, nyebe. Ikaw na tatunay na baliw. Walang nyebe sa Pilipinas. Hirap naman. Sorry. Ano kasi nyebe ng panahon? Ano ko ikaw huwag kong presto? Tubig na lang siguro. Salamat po. Tawag-tawag ako din sa nyebe. Ginoo, maaari ka bang magbabad muli ng panibagong tuwalya sa tubig at pakisilong ito? Opo, bini-bini. Salamat. Ay, tsaka una na rin. Opo. Salamat. Gumagaling na siya. Wait, tawin mo yan. Okay, miss ko ganyan. Klaim mag-ano, magmalalim na tagali. Compression? You need something cold to press on your ankle? Yes. Kaya ikaw, kaya sa umiinom ka lang dyan, pwede ba? Tumulong ka naman. Ay, ilinis. Okay. Okay. Ilinisin ko lang. Ano, sige, ito rin lang muna. Bilibinig lang? Oo. Sapat na ba ang lambing nito? Oo. Oo, pwede na to. Fairness sa'yo, oh. Ay, like mo naman. Hindi nagpapalakas itong si Fidel. Let's go, Pilay. Naiso bang ipagbigay ilam ito kay Ibarra?
Wag na. Ayaw niya madamay, di ba? Hindi papaalam sila dati, tapos masunod-sunod pa. Hindi nalilinis na yung paa. Nakabilib si Clay dito. Parang dinirepresent na yung mga nurses natin. Alam mo yun? Masa. Mahal, pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya eh. Basta pinapangako ko, hindi na mauulit yun. Iwan mo muna kami. Pero natin. Niyuyurakan niyo ba ang pagkatao niya? Pag bad trip kayo sa kanya? Ari, masakit. Masakit. Ano naman? Ako po ba ang nakakasakit sa inyo? Dito nasasaktan kayo. Pero sa pananakit niya, tinitiis niya. I'm sorry. I'm sorry, anak. Siguro sawa ka na sa akin. Sawa ka na sa mama mo. Hindi ko kaya isukuhan ang pamilyang to, anakin. Kayo, Nelias. Kayo. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti ka lang. Ang gagaling to mga sugat na to. Magbabago ang titronal mo. Kunti na lang. Kahit hindi na po magbago si Tito Ron, hindi ako mapapagod gamot ni Nagara. At hindi ako mapapagod ipaalala sa'yo kung gaano kang kabuti tao. Masa na ma-realize mo, hindi mo siya deserve. Hindi mo deserve yung lalaking yun, kahit tatay pa siya ni Elias. Pero, ganun pa man, nandito ako. Nandito ang anak mo. Hindi ako mapapagod, protektahan. Isang sabi mo lang, ma. Kayang-kaya ko yung si Tito Ronald, ha? Mahal na mahal kita. Grabe.
nakakaiyak kasi medyo alam ko maraming makaka-relate sa mga sinasabi niya. Grabe, walang tapon sa... Sorry. Walang tapon sa casting nila, no? Gagaling. Ako, Ate Sisa. Alam kong magiging hobby mo ang paglalakad. Pero sana naman ipahinga mo muna ito. Sino na lang ang mag-aalaga sa'yo pag wala na ako? Ano yung aking narinig? Aalis ka na? Saan ka naman pupunta? Hindi, ang ibig kong sabihin, hindi naman ako laging nandyan para kay Ate Sisa, di ba? Hmm. Malulungkot yung Fidel. Ah, binibining kay. Saan mo naman natutunan yung kaalaman mo sa paggagamot? May doktor kasi sa amin na lagi kong pinapanood. Mm-hmm. Oh, alis naman ang hindi. At nakatapi na panahon. Hindi naman maaaring maging doktor ang isang babae. Hmm, kagigil talaga dati. Nanood ka ba? Uy, alis si Sisa, guys. Basta, lagi kasing nasa clinic niya yung nanay ko eh. Palagi ko siyang pinapanood sa tuwing nililinis at kinagamot niya ang mga sugat ng nanay ko. Tapos para hindi na kami gumastos, nung mga sumunod na pagkakataon, ako na yung gumamot sa nanay ko sa tuwing sinasaktan siya ni Tito Ronald. Ni Tito Ronald? Sinong Tito Ronald? Ikaw ba yung tumatangis? Libinig Clef? Hindi. Pinawisan lang ako sa pag-aalaga kaya. Ate Sisa! Ate Sisa, sandali lang. Huwag ka munang tumayo. Ay, pahiyaw mo muna yan. Ate Sisa! Ate Sisa! Sandali, sandali! Ah! Sandali! Sandali lang! Sandali lang! Si Clayto! Kakamustahin lang kita. May nararamdaman ka pa ba? May sakit? May masakit ba? Masakit. Maraming masakit. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko nakasama ang mga anak ko ngayon. Ninakaw mo ang mga anak ko sa akin! Hindi! Kasalanan mo to! Hindi totoo yan, Ate Sisa! Kasalanan mo to! Ate! Kasalanan mo to! Bakit di ko nakasama yung mga anak ko? Ate Sisa! Delikado akong mag-isa ka! Hayaan mong protect ang kita! Tutulungan kita! Tulungan mo ako! Nasaan ka? Sinasaktan nila ako! Nasaan ka nung kinuha nila sa akin ang mga anak ko? Pinabayaan mo ako! Hinayaan mo saktan nila ako! Hinayaan mo ako ng sakit mga anak ko! Papatayin ka! Papatayin ka! Oh, my God.
hallucinate siya. Si Sisa! Bibinig kayo? Huwag na! Clara, magagawa sa ligaw na babae. Ganda mo na. Umiyak lalo si Clay dahil parang sa mama niya na case ganun din. Parang nasan siya nung sinasaktan. Parang ganun. Siguro. Walang namamagitan sa amin ni Clay. Wala naman akong dapat pagdudahan sa bagay na iyon. Dahil pinsan mo lamang naman siya. Hindi ba? Kung ngayon ay mas lalo mo ako pinakabakis gusto mo. Pinasok mo ang iyong sarili sa problema ng sakristan, ng kura, at ngayon ay meron kang mabangis na pinsan. Fidel, bakit kasama mo si Miss Clyde? Natagpo ko siyang ipinagtatanggol ang sagutan na iikay kang Sisa. Ginamot ito ni Binibin ni Clay, pagkatapos ay naging violente at pinakasan kami. Tila tinakasan na rin ang pag-iisip si Aring Sisa. Pobreng ina. Mabuti na lamang at ligtas kayong dalawa. Tingnan mo, Miss Clay. Pinag-uusapan natin ito kagabi, ngunit matigas ang iyong ulo. Kailangan ko pa rin bigyan ng bawat kilos mo. Maging ang pagtulong ay mapanganib. Tingnan mo at magtik ka ng mapahamak. Anong gusto mo? Pabayaan ko na lang? Wala akong sinasabi. Pabayaan mo na lang. Ang sinasabi ko lamang ay mag-iingat ka. Dahil... konektado ako sa'yo. Dahil ayaw mong masira ang napakagandang pangalan mo. Dahil ang totoo naman, sarili mo lang ang iniisip mo. Iniisip kita. Nag-aalala ako sa'yo. Dahil hindi ko na rin iba sa'kin, Miss Clay. Ayaw kong matulad ka doon sa mga pobreng bata na yon at maging sa pag-iisip ni Aling Sisa na maging pati ikaw ay mawawala rin. Pero kung nais mo naman akong bigyan ng sakit ng ulo, gusto mo pabayaan ng iyong sarili at mawala at umalis kung kailan mo gusto, eh siguro hindi lang dapat pumunta sa poder ko. Yun. Sana sinabi mo agad. Ngayon naman talaga, ayaw mo ako dito, di ba? Kung mag-alala, sir, mag-intay ka lang, hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Ano ang iyong sinasabi? Isang buong linggo, walang tigil ang kiyaban natin. Ikaw ba lang, hindi ko alam sa inyo kung ano. Iniwan na. Sinaktan ang iyong lobyo. Wala nga akong panahon sa mga ganyan, di ba? Meron naman pala tayong pagkakatulad. Tila isa siyang damong bigla na lamang sumibol. Kakaiba ang kanyang mga gawi at pag-iisip. Pagkatapos ay nakatotoo pa kami mga hula. Paanong nagkaroon ka ng ganong klaseng pinsan? Ano po? Ready? Mama! Elias, makikita mo na kayo. Oh, Elias. Abang-abang. Oh my gosh, guys. Ang bilis na talaga ng oras pag ano, pag sobrang interesting yung pinapanood mo. Grabe, halong lungkot, kilig. Pagkainis din, alam mo yun, ito na yung nangyari sa kay Sisa. Nabaliw na talaga siya. Ang hirap tulungan ng mentally ill na patient. Kailangan talaga ng
proper na gamutan. Anyway guys, maraming salamat sa panonood ng episode 25 kasama ako. And alam ko medyo late na ito, pero I'm really doing my best. I'm on vacation right now and actually hindi pa nga ako nag-breakfast. So after nito, breakfast na ako. So there you go guys, that was my reaction for this episode. See you again next week. I'll be back to Indonesia na din next week, so mas may time tayo mag-react. And hopefully, makakuha pa rin tayo ng copy ng episode 25. Pinagsisikapan talaga natin makahanap ng source para mapanood ng mga kababayan natin, mga masugid nating manonood ang buong episode. And as you've noticed, hindi ako masyado nagsasalita para yun sa inyo guys, para marinig nyo ang pinag-usapan nila. Kung meron mang instance na maingay ako, pasensya, hindi ko sinasadya. Okay, so yeah, there you go. Thank you. Bye! Star,